So yan, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer John Ligia and welcome back to my channel. So sa video na to, tayo mag-solve ng mga past board exam problems under machine design and shop practice. So MDSP, refresher notes. So mag-solve tayo ng mga past board exam problems para ma-refresh kayo upang pagdating sa mismong board exam, madali nyo masagutan yung magandang problems under MD or machine design. So let's start. Problem number 1, if an angular deformation of a solid shaft should not exceed 1 degree in a length of 1.8 meters and the allowable shearing stress is 83 megapascals, what is the diameter of the shaft? Assume modulus of rigidity of the material, which is 77 times 10 raised to 6 kilopascals. So, solution. Meron tayong shortcut formula na ginagamit pag ganyan yung mga given. Makikita natin, may given tayo na angular deformation na 1 degree. Meron tayong length. Meron tayong shearing stress. Ang hiningi diameter. May rigidity tayo na 77 times 10 raised to 6 kilopascals. So, formula for this, derived formula na po ito is stress tall turn to God. Yan po yung coding natin. Stress tall turn to God. So, this is the shearing stress, which is denoted by tau. Yung 2, kasama na po lagi yan sa formula. Yung L is the length. And equal sign, syempre kasama yan. For the equality. So, G is the modulus of rigidity. Or commonly known as shear modulus of elasticity. So, theta is the angular deformation or the angle of twist. So, dapat, pag ginamit natin yung theta rito, dapat naka-radians yung ating degree na given. And also our diameter, or the diameter of the solid shaft. Okay? So, ilagay natin lahat ng given, alisin ko muna lahat ng mga units para mas madaling mag-solve. So, dapat, alam natin na yung mga units sa kabilaan, both sides, ay dapat parehas para madaling mag-cancel. Okay? So, shearing stress is 83 megapascals. So, retain natin yung unit nyan. So, 83 multiplied by 2. Then, our length is 1.8 meters. So, dapat naka-millimeters to. So, 1.8 times 1,000 para maging millimeters. And then, equal sign, yung G natin is 77 times 10 raised to 6. Para maging megapascals, gawin natin 1,000. And our angle of twist is 1 degree multiplied by pi over 180 degrees. And then our unknown, which is the diameter. Makuha natin unit dyan guys, ng diameter is naka millimeters. Okay? So as we solve for the diameter, chip solve natin yan guys. So derived formula na siya again, derived formula. So makuha natin na value is 222.34 millimeters. Again guys, ito pong formula na ginamit natin is derived formula na po siya. Hindi na po natin kailangan mahirapan maghanap pa ng formula na ilalapat natin para dito na pagkahaba-haba. Binigay na yung pinaka formula para sa mismong board exam pag naka-encounter mo yung ganyang problem, ganito lang yung way na pag-solve niya. For as long as yung units natin is pantay-pantay siya. Kung naka-millimeter ka sa kabilang side, dapat naka-millimeter ka rin dito. Pag naka-megapascal ka, dapat naka-megapascal ka rin sa kabilang side. Okay, for as long as mag-a-arrive ka sa pinaka-tamang unit mo sa iyong final answer. Okay, so let's proceed to problem number 2 of our MDSP Refresher Notes Part 1. Problem number 2. A line shaft is to transmit 200 horsepower at 1000 RPM. Find the diameter of the shaft. So, solution for this, we all know na may binigay naman si PSME na empirical formula regarding line shaft. For English unit, the formula for power of line shaft carrying pulleys is derived by P is equals to D cube N over 53.5, wherein yung P natin naka horsepower, yung D natin naka inches, yung N natin is naka RPM.
53.5 is given na po siyang kasama dito sa ating formula. Okay? So, we get the formula for the diameter kasi ito po yung unknown natin dito sa ating problem. So, for the diameter, it will be denoted by or given formula will be cube root, okay, of P times 53.5 over N. So, ito po yung gagamitin natin formula. Substitute natin. So, D cube root of P 200 multiplied by 53.5 over yung N natin na 900 RPM. So, solve natin yan. So, cube root of 200 times 53.5 over 900. Lalabas natin dyan ang sagot is 2.28 inches. So, napaka-basic lang ng problem na yan. Pag na-encounter sa board exam, ganito po ang gagamitin nating formula, which is for our line shaft carrying pulleys. Kasi binanggit sa problem, line shaft. Kapag binanggit small shaft, meron tayo ibang formula regarding sa ating small short shaft. And for our main power transmitting shaft, iba rin siya dito. Hindi sila pare-parehas. Kaya dapat alam natin kung ano yung unknown sa problem. Okay, we go for problem number 3. So, problem number 3, a round steel shaft rotates at 200 RPM and is subjected to a torque of 275 Newton meters and a bending moment of 415 Newton meters. Determine the equivalent twisting moment. So, solution for this, we all know the formula for our equivalent twisting moment is denoted by M sub E is equals to square root of M squared plus T squared. So, M na malaki na naka-squared, tsaka T na malaki na naka-squared. So, ano ba yung M na malaki? M na malaki is our bending moment. Yung T na malaki is our torque. So, since paras lang naman yung unit na ginamit, Newton meters and Newton meters, mag-arrive tayo sa isang unit which is ito rin. Substitute lang natin. So, equivalent twisting moment will be the square root of yung M natin, 415. So, neglect muna natin yung units kasi mag-arrive naman tayo sa Newton meters mamaya. Squared plus torque natin, 275 squared. So, as we solve for equivalent twisting moment, lalabas po natin ang sagot is 497.85 Newton meters. So, ganun lang kasimple i-solve ang problem na yan. Pag na-encounter sa mismo board exam, ganyan lang po yung pag-solve niya. Let's proceed to problem number 4 of our MDSP refresher notes. So, problem number 4, we have a vertical steel cylinder water tank is 30 meters in diameter and 45 meters high. Allowable stress of the steel plate is 1,224 kilogram force per square centimeters. Without reinforcing angle bars and rods, what is the thickness of the steel plate? Assume the efficiency of the joint is 100%. So, we all know, gagamitin natin dyan guys, na formula will be shear stress for our cylinder is pressure times diameter over twice the thickness and our efficiency of the joint. So, given efficiency ng joint is 100%, so kahit 1 na lang ang ipalit natin dito. Okay?
May shearing stress ka naman na, given. Tapos, ang hindi niya is thickness. So, derived natin si thickness. So, thickness will be pressure times diameter over shear stress times 1. Since 100% ang ating efficiency ng joint. Ngayon, meron tayong kulang sa ating mga given. Yun ay yung pressure. Saan man gagaling si pressure? So, tingnan natin sa problem. Makikita natin na ang laman ng ating steel cylinder, water tank, is malamang sa malamang water. So, obtaining the value for the pressure in fluid mechanics and machineries, pressure is rho gh. Okay? So, for water, ang density sa ating SI unit is 1,000 kilogram mass per cubic meters. Yun yung density natin, yung rho. Okay? Yung G natin, as is, 9.8066 unit meters per square second. Yung height, binigay sa problem, 45 meters. Solve mo na natin itong P para gamitin natin sa equation na to. Okay? So, we will obtain the pressure or the value for the pressure, which is 441,297 pascals. Okay? So, tandaan natin itong na-obtain natin na P, gagamitin natin dito. Okay? So, burahin ko na itong part na to para ito ilapat natin dito. So, tandaan, kinamit natin ang formula ng pressure, which is rho gh galing ng fluid mechanics and machineries. Ginamit natin standard ay tubig kasi sinabi sa problem, water tank. 1,000 kilogram mass per cubic meters times g, gravitational acceleration, and our height, which is given, which is 45 meters. Nakuha natin si P, substitute dito, then solve natin yung unknown. Limited kasi yung space, kaya binura ko na yung part na yan. So, tandaan natin, nakuha natin yung P na gagamitin natin para dito. So, for our thickness, yung P natin is 441,297 unit pascals, so newtons per square meters. Our diameter, tingnan sa problem, 30 meters. So, 30 m. Over shear stress natin. So, may 2, di ba? Dapat magkakaroon ng 2 yan dito. Yun yung nakalimutan natin dito sa part na to. Kaya, as we derive the formula, yung 2 na nandito, katabi ng T, hindi naman nadagdag dito sa T dito. Kumbaga, yung shear stress na ibaba lang, kaya naging 2 times SS. Okay? So, 2. Shearing stress natin is 1,224. Unit na binigay, kilogram force per square centimeters. So, since magkaiba yung mga units natin, kailangan i-complement natin sila sa isa't isa. Mag-a-adjust tayo dito sa bandang denominator natin. So, meron tayong conversion ng units. So, dapat alam nyo na rin yon para may apply nyo siya dito sa problem na to. So, tingnan kung paano natin ilalapat yung tamang units para mag-cancel out sila. So, we have 9.8066 newtons per kilogram sa ating
unit conversion. Tandaan yan, sa force yan. And then, we have 100 centimeter sa kada meter. Ngayon, dapat naka-squared siya. Kasi, naka-centimeter squared ka dito para mag-cancel out dito sa centimeter squared. Tingnan kung paano mag-aalis-alis yung mga unit na di naman kailangan. Unahin natin centimeter squared. Cancel centimeter squared. Centimeter squared. Okay? Ano pa? Kilogram force. Tanggal yan. Ano pa? Newtons. Tanggal. Ano pa? Ang matatanggal pa dyan is yung ating square meters. So, pag sinolve mo yan, pag sinipsolve mo yan, kaya natin lagay sa taas. Magurahin ko na lang itong ating ginamit na formula. Tandaan nyo, yun yung formula na ginamit. Okay? Thickness is equals to pressure times diameter over twice the shear stress times the efficiency joint, which is 100%. Okay? So, na-obtain natin dito na thickness, dapat naka-meters muna. Kukonvert na natin siya into millimeters. Kung makita nyo sa mismong board exam na ang nasa choices ay naka-millimeters. Pero nung naka-meters naman, no need nang mag-convert-convert pa, piliin mo na yung tamang sagot na naka-meters. Okay? So, since naman kasi usually ang thickness naka-millimeters para, ano naman, kapanipaniwala naman yung value niya. So, 441 297 times 30 over 2 times 1224 times 9.8066 100 squared. Lalabas natin dyan is 0.05515 meters. Pag hiningi sa mismong board exam na naka-millimeters, convert mo lang yan. So, mangyari lang naman dyan ganito. Mm-hmm. So, in 1 meter, meron kang 1,000 mm. Okay? So, ang lalabas dyan is magiging 55.15 millimeters. So, ganun lang kasimple ang pag-solve ng thickness sa ating given problem. Tandaan, pressure vessels, cylinder, thin walled ang assume natin. Okay? So, pag walang binanggit na efficiency, matik 100%. Pag may binigay na efficiency, sundin mo at ilagay mo dun sa equation. Ilapat mo siya para ma-obtain mo yung tamang sagot. Okay? So, let's proceed to our problem number 5. So, for our problem number 5, we have a flat belt is 6 inches wide and 1/3 inches thick and transmit 15 horsepower. The center distance is 8 feet. The driving pulley is 6 inches in diameter and rotates at 2,000 RPM such that the slack side, yung slack side guys is yung maluwag na side ng ating pulley or belt, yung belt pulley assembly natin. Of the belt is on top. The driven pulley is 18 inches in diameter and the belt material is 0.035 pounds per inches cube and the coefficient of friction is 0.30. Determine the net belt tension. So, the solution will be sa next part ng video na to. Kasi, dito, magtinuloyin natin, sobrang liit ng ating space. Sobrahin ko muna, then, next part is yung ating solution. So, for the solution of our problem number 5, alam naman natin na gagamitin formula for the net belt tension will be yung ating F or yung net force natin. Ano ba yung net force na yun? Saan ba siya equivalent? Yung net force is equivalent to F1 minus F2. So, yung force siya dun sa ating
tight side tsaka slack side. Pag-minusin lang natin siya upang makuha natin yung net force o yung tinatawag natin na net belt tension. Ngayon, itong F1 minus F2 na to, meron pa siyang equivalent ayon sa ating formula sa machine design, which is equal din siya sa 2 times the torque over the diameter. Okay? So, derived na yan na formula. So, paano naman makuha yung gagamitin na value para sa ating torque? We all know, as we recall, the formula for torque sa ating power transmitting to the shaft, we have, diba galing siya sa ating P is equals to PN over factor. Since given is naka-English units, kung ating babalikan yung given problem, naka-English units guys. So, makuha natin si formula ng T dito sa equation na to, which is galing sa power transmitting ng shaft. Na applicable din siya sa ating belt pulley assembly. Okay? So, derive natin. So, yung T natin, makukuha natin dito. So, P times our factor over N, which is our RPM. Binigay naman sa problem. Yung 2,000 RPM natin. Okay? So, ano yung gagamitin nating factor para dyan? So, gagamitin nating factor will be 63,025. Kasi yan yung derived na sa ating English unit. So, ilapat natin itong formula ng T dito. So, magiging sagot mo ngayon, magiging formula na pinakamagamit mo dyan ay F is equals to 2 over D multiplied by P times 63,025 over N. So, ito po yung pinaka magagamit nating formula for our problem number 5. So, nakuha na natin galing sa formula na to yung para sa T na nilapat natin dito para makuha natin yung net belt tension natin, which is the net force. So, burahin ko na to para ilapat natin yung mga given dito sa equation na to, and then masolve natin yung hinahanap. Okay? So, ilapat na ngayon natin. So, for our net belt tension, magiging 2 over. Ano yung diameter na binigay? Ang diameter na binigay ay 6 inches. Okay? So, di natin gagalawin yung mga units niyan. Kasi complement na dapat yan dito sa ating equation na nandito sa ating loob ng parenthesis. Kasi derived na po yan. Galing sa ating power transmitting to the shaft na applicable sa belt pulley assembly natin. Multiplied by, ano yung P na binigay sa problem? Yung P na binigay sa problem is dapat naka horsepower, diba? So, binigay naman is 15 horsepower. So, wala tayong unit na ilalagay dyan. So, 15 multiplied by 63,025. Okay, and our RPM will be 2,000 revolutions per minute. Okay, so since sa RPM naman yan, kahit hindi na natin ilagay yung RPM dyan. Yes, is na lang natin na nakalagay dyan is 2,000. Then, solve natin, ang magiging final answer or unit mo na may lalagay dyan ay dapat naka pound force. So, let's solve. So, 2 over 6 multiplied by 15 times 63,025 over 2,000. Lalabas yung sagot ay 157.56 pound force. So, this is our net belt tension. Okay? So, which is equal din sa ating
net force of our tight side and our slack side. Okay? So, madali lang naman yung problem na yan. So, kailangan nyo lang talaga, practice lang para masundan nyo na maayos kung paano solve yung problem na kagaya nito under belts and pulleys. So, we go on to our last problem for this video. We go on to problem number 6. So, for our last problem, problem number 6 of our MDSP or Machine Design and Shaft Practice Refresher Notes. If two parallel shafts are connected by cylinders in pure rolling contact and turning in the same direction and having a speed ratio of 2.75, what is the center distance of the two shafts assuming that the diameter of the smaller cylinder is 22 centimeters? So we all know na ang formula na gagamitin natin para dito, since binigay na ang speed ratio na 2.75, so SR, okay, formula for SR or our speed ratio will be D sub 2 over D sub 1. So, yung D sub 2, guys, ayan ang ating larger diameter. Yung D sub 1 ang ating smaller diameter. Makita nyo sa problem, meron tayong diameter ng smaller cylinder na 22 centimeters. So, lalagyan natin siya dito. May given naman na speed ratio na 2.75. Makukuha natin si larger diameter ng ating cylinder. Ngayon, para saan pa at ginamit natin itong equation na to? Kasi ang hinihingi, guys, sa problem ay center distance. We all know that the center distance formula will be the difference of the two diameters, D sub 2 and D sub 1 divided by 2. Yun po yung formula. Makuha natin si D sub 2, ilalapat natin dito, makuha natin ang unknown sa problem, which is ang ating center distance. So, unahin natin to. So, for D sub 2, may speed ratio ka na 2.75. Multiply mo siya sa D sub 1 mo na 22 centimeters. So, your larger diameter will be 60.5 centimeters. 60.5 centimeters, gamitin mo na siya ngayon dito sa iyong center distance. So, for the center distance, 60.5 minus D sub 1 mo, 22. Siyempre, huwag kalimutan din ang unit. Divide mo lahat yan sa 2. Ang lalabas sa sagot mo dyan ay, ito natin lagay, 19.25 centimeters. So, ganun lang ka-basic ang problem na yan. Ang hinihingi is center distance. Pag may binigay na speed ratio, balik tayo sa formula ng speed ratio, makuha mo isang diameter na magdamit mo para sa center distance. So, that's all for our video. And this is Engineer Jom Digian. Ano, may natutunan kayo sa ating sinolve at pinag-aralan ng mga refresher notes under Machine Design and Shop Practice. Don't worry, part 1 pa lang ito ng ating refresher notes. May part 2 and part 3 pa ito, guys. So stay tuned lang kayo para sa mga iba pang video tutorials na aking i-upload na talagang malaki ang tulong sa inyong pag-review at preparation for your upcoming ME board exam. So again, this is Engineer Jom Digian. Maraming salamat sa panonood and God bless all.